Matapos ang marahas na komprontasyon ng mga Pilipinong sundalo at China Coast Guard sa Yungin Shoal noong June 17, inirekomenda na ng National Maritime Council tuloy ang mga rotation and resupply mission sa BRP Sierra Madre. Pero may pinagkaiba sa kasalukuyang ginagawa. The announcement of the rotation and reprovision missions to the BRP Sierra Madre in Yungin Shoal, which shall remain routinary and will be scheduled regularly. If the reason for this is there was no prior knowledge on the part of China that we were resupplying, in the best interest of all parties, I think it was a wise decision for the President to accept our recommendation to publicize the schedule for activities without giving up anything. The national leadership view this incidents with concern. We will be awaiting for the guidance of the President as regards to the policy recommendations that we submitted this afternoon. Sa pananaw ni Executive Secretary Lucas Bersamin, hindi pa maituturing na armed attack ang nangyari sa Yungin Shoal. No. Well, you know, this was probably a misunderstanding or an accident. We are not yet ready to classify this as an armed attack. That has not been in. Your question about the invocation of the Mutual Defense Treaty, it has not been considered in our discussions. Nang tanongin si Bersamin kung iaakyat pa ito sa mas mataas na international body, that's not yet in consideration, no? Because I think this is a matter that can easily be resolved very soon by us, and if China wants to work with us, we can work with China. Pero para kay Maritime Law Expert Professor Jay Batong Bakal, hindi na lamang ordinaryong law enforcement o pagpapatupad ng regulasyon ang ginawa ng CCG noong June 17. You can consider that as an armed attack because they used weapons, di ba? They were committed against Philippine sovereign vessel and personnel. Whether it is an act of war is actually a political decision, not a legal term, vale. Pagpunto niya, nakadikit na sa BRP Sierra Madre ang mga bangka ng Philippine Navy ng persahang harangin ng China Coast Guard. Dahil aktibong naval post ang Sierra Madre, may immunity na anya ito, gayon din ang mga bangkang dumikit na rito. Ibig sabihin, hindi ito dapat sinasampahan, iniinspeksyon at kinukuhanan ng mga gamit. Naka-light body armor at helmet din ang China Coast Guard at may dalang mga kutsilyo, sibat, machete, palakol at mga baton. May Pilipino ring naputulan ng hinlalaki. Lahat yan pwede anyang argumento para masabing armed attack ang nangyari, kaya kailangan ng umisip ng aksyon ang Pilipinas at Amerika sa ilalim ng gumaganang MDT. Paglilinaw niya, just because you say you're invoking the MDT, that does not mean automatic gera na. Yun yung okay. Misconception ng mga tao eh. Masyadong simplistic. May iba pang pwedeng aksyon laban sa China sa ilalim ng MDT. Uh-huh. Whether it's economic, diplomatic, no, political. Uh-huh. Bali may obligation ng US, bali na tulungan tayo ngayon. Anong klase tulong yon? Pag-usapan pa nila. Maaari rin daw maningil ng danyos ang Pilipinas para sa mga ninakaw at sinirang gamit ng China Coast Guard mula sa mga sundalong Pilipino. Pwede raw yan sa ilalim ng United Nations Convention on the Law of the Sea. Kailangan i-establish mo yon, at saka yung kailangan din mag-decide ano yung magiging process for getting that. Nang tanungin ng media ang Chinese Embassy kung nasaan ang mga armas, sinabi nitong ginawa lamang nila ang mga kinakailangang hakbang na naaayon umano sa batas para pangalagaan ang kanilang sovereignty. Sa isyu naman ng MDT, sabi ng Chinese Embassy, walang karapatan ng Amerika na makialam dahil hindi sila kasama sa maritime issues ng China at Pilipinas. Bago ang RORI mission sa Yungin Shoal, nagkaharap din ang CCG at mga tropa sa BRP Sierra Madre noong June 12. Sa videong ito mula sa State News Agency ng China, lula ng rubber boat ang mga Pinoy habang pinapaalis ng mga Chino. Nitong June 19 naman, namataan sa Balabac, Palawan, ang dalawang Chinese warship. Nakita namin yung flag ng China. Yan na ang aming kapitan ng lansya ay bigla na nilagtaas din ang flag ni Pins to warn them siguro na this is still a Philippine territory. Kinumpir mga yon ng AFP na may apat na Chinese Navy vessels sa dumaan 12 nautical miles mula sa Palawan noong araw na yon.
Bilang bahagi raw ng Standard Operating Procedure, nag-issue ng radio challenge sa mga barko at sumagot ang mga Chinese. Ayon sa AFP, madalas dumadaan ang international vessels sa naturang lugar. Samantala, naghayag ng suporta ang iba't ibang business groups sa AFP at PCG. Bagamat walang direktang binanggit na bansa, tutol sila sa patuloy na harassment sa ating mga tropa at mangingisda. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.